啊，喜欢看哦。啊，喜欢。Bakit pinipirwisin ba itong babae nito? Ha? Pamilyado na ito eh. Bakit pinipirwisin mo pa? Ha? May pamilya ka rin. Ano ito? Ha? Gusto mo maging magulo buhay nito? Ha? Bakit mo siya pinipirwisin? Gusto mo siya? Ha? Gusto mo ito? Ha? Gusto mo itong babaeng itong, ay, thank you. Ha? Bakit mo siya pineperwisyo? Ha? Bakit mo ito ginagambana? Bakit mo hindi pinaputulog ito? Bakit? Gusto mo siya? Tinatanong kita. Senta ka. Ha? Nagagandahan ka ba rito? Gusto mo maangkin to? Ha? Gusto mo maangkin to? Ano? Aloy. Ha? O. O, anong gusto mo? Bakit mo ginagambala? Tinatanong kita, sagutin mo ako. May gusto ka ba sa babae ito? Oo lang o hindi. Meron? Mm-hmm. Oo. Gusto mo ito? Sagot. Gusto. Eh, may asawa ka na eh. Gusto mo siya makuha? Ha? Gusto mo siya makuha? Oo. Ha? Gusto. Aswang ka, no? Aswang ka, no? Lagi mo siya pinapasyal gabi-gabi, no? No? O, tinitignan mo siya kung anong ginagawa niya. Ha? Aswang ka, no? Aswang ka. Aswang! Ano ba? Kanino mo minanay ang pagkaaswang mo? Lahi nyo aswang? Ha? Lahi nyo aswang? Oo! Marami kayo? Marami! Huwag mo nang gambalain to. Ha? Huwag mo nang gambalain. Ha? Gusto niyo ubusin ko lahi niyo? Ha? Uubusin ko lahi niyo, gusto mo? Ayaw! 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 Pakapakabait na kayo! Pakapakabait na kayo! Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Ha? Sige, ngayon pa rin, humingi ka ng tawad. Sabi mo, Ama? Ama! Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami! Gusto na po namin magpakabait. Gusto na po namin magpakabait. Sige, huwag kayong mag-alala, ha? Ang kapatawaran ng Diyos ay isa sa inyo, ha? Basta tumupad kayo, ha? Ha? Opo. Sige. Ama? Ama! Hindi ko na po gagambalain ang babae ito. Hindi ko na gagambalain ang babae ito. Sa ngalan ni Jesu Cristo. Sa ngalan ni Jesu Cristo. Amen. 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 Sige, palalayain kita, ha? Magpakabait na kayo, ha? Opo. Sige. Alis! Nak-nak. Aloy. Oh, gising ka.
Sige ha, relax ka lang ha. Kukunin natin, brother, yung ano, kukunin natin yung, yung ano. Okay. Ano nararamdaman mo? Medyo gumaan ka na. Magaan ka. Opo. Kanina, parang hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo, no? No? Opo, nakakatulog. Hindi ka nakakatulog. Eh, paano? Meron sa bubungan nyo. Nakatingin na gano'n. Opo, lagi maingay. Nararamdaman mo yan, gumagalaw sa bubong. Oo, yan po yan, ha? Sige, ha? Gagawa tayo ng paraan na meron tayong mga pangontra na gagamitin, ha? Ayoko na, balikan ako noon. Hindi ka na babalikan noon kasi pag may pangontra ka na, ha? Opo. Sige, para naman na malabanan mo siya, ha? Maging matapag ka, ha? Ito naman yung pamamaraan para lalaban tayo sa mga ganyan. Hawakan mo to. Pumikit ka. Pikit. Pumunta ka ngayon sa bahay mo ulit. Sa bahay mo. Punta ka, ha? Sa bahay ko. O, sa bahay. Punta ka. Sa kwarto nyo. Opo. Yan, ha? Nandun ka na sa kwarto? Opo. Madilim, di ba? Huwag ka matakot, ha? Makikita mo siya dyan. Makikita mo siya? Makakakita ka ng parang usok. Kita mo? Yung maliliit na umiilaw, nakikita mo maraming? Maraming umiilaw, no? Titigan mo maigi. Di ba maliliit na tao? Maliliit na tao, ha? Yan, nakikita mo, ha? Yung maliliit na tao na yan, gano'ng kalaki tenga? Malaki ba? Pataas o bilog? Matulis. Pataas, no? Yung ilong nila, matatangos ba? Pango? Pango o matangos? Ha? Ayos lang. Parang tao. O ganito, gawin mo, ha? Isa pa ang tanong po, anong kulay nila? Itim o pula? Ha? Itim o pula? Ilong po. Pula. O yan, matatapang po yan. Pagpapaloy mo ha. Layos kayo sa bahay namin. Layos, paloy mo lahat. Layos! Layos sa bahay! Layos kayo sa bahay namin! Layos kayo sa bahay namin! Paano paloy mo? Yan. Layos kayo sa bahay namin! Layos! 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 Pumunta ka sa pintuan nyo. Buksan mo. Takbo sa pintuan. Buksan mo pinto. Layos! Upo. Ako. Layos! Buksan mo ang pintuan nyo. Pintuan nyo, buksan mo. O, sabi mo ah, bibilang ako ng lima. Umupo ka lang. Bibilang ako ng lima. Bibilang ako ng lima. Lumayos na kayo lahat. Lumayos kayo lahat. Sige. Bilang. Yes, one. Sa. Three. Bilang. Five. Sige. Sarado mo pinto. Sarado pinto. Yan. Dito ka marap ha. Sabi mo ha, ama. Ama, salamat po. Salamat sa po. Sa paggamit niyo sa akin. Bilang instrumento. Na nagpapalayas. Ng masamang espiritu. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, open your eyes. Ito pa ang isang paliwanag ko, ha? Takot na takot dito ang mga demonyo. No? Takot na takot ang mga demonyo rito. Ah, lahat ng mga encanton. O ngayon, pagpapatunay ko lang. No? Kasi maraming tao na hindi naniniwala sa duwende. Kapatid, no? Noon nakita mo, ano itsura ng duwende? Para kung ano, bilog ang mata niya. Bilog ang mata. Ang tenga niya, matulis sa patas. Ayan. Na i-describe niya. Ang ilong, matangos pa mo? Ano lang. Tama lang. Okay. Ang kulay nila, ano nakita mo kulay? Ano yung kulay nakita ko? May pula, may itim may din. Itim. Oh, assorted, no? Nagsama yung pula, itim. Malalakas na puwersa po yan ng mga, kumbaga sa ano, masasama. Kasi yung puti na duwende, yan ang mababait. Ngayon, isang patotoo, ha? Ito bang ginawa natin eh, kasinungalingan o ikaw ba eh? Ha? Kasi iba po sinasabi,
binabayaran ko raw siya para umarte. Umaarte ka na ba? Ito ba'y totoo? Oh, yan ha. Para patotoo po yan. Kasi po, sinisikap po lahat ng tao na matutong lumaban sa mga masasamang espiritu. Katulad kanina, no? Ginagambala ka pala ng aswang. Ha? Ang dami pala nila, di ba? Bakit daw hindi patayin ang aswang? No? Bakit hindi daw patayin? Ako po, pumapatay din. Pero may mga pamamaraan na pagpatay. Kasi, kapag pinatawad po natin sila, no? Ang pagpatay po talaga una sa lahat sa kapahintulutan ng Diyos eh. Magpapatawad muna tayo. Darating ang oras, pag inulit nila yon, ang papatay sa kanila, yung kanilang gawa. Nasa banal na aklat, marami po nga ang nagsasabi kasi, dapat patayin, mamakukulang, mababarang patayin. Opo, dapat naman po eh, nakasulat yan eh. Pero may mga pamamaraan ng pagpatay. Kasi po, pagpapatayin mo yan, ha, bere na ganyan, hindi mo napatay yung mangkukulam. Ang napatay mo, yung inutusan ng mangkukulam. Kaya pag napatay mo yan, mag-uutos na naman siya ng ibang spirit. Hindi mauubos. Kaya ang tunay na pagpatay, no, ang isang pasyente, pagkatapos mong gamutin, paggagamitan mo ng proteksyon. Ito po yan, ha? Pag meron ka ng gamit na proteksyon, matututo ka ng lumaban. Halimbawa, kinukulang ka, nararamdaman mo yun para may tumutusok sa'yo. Ang tanging mong gagawin, magdadasal po tayo. Sa ating panalangin, Ama, no? Tulungan niyo po ako. Laging ganun. Ngayon, pinaliparan ka, tumama sa'yo, pak. Ang gamit natin, pang-alis lang. Ito ang gagawin natin, itutusok natin sa part na meron kang tinusok. Nararamdaman mo yan, may tumutusok. No? Kung halimbawa po, naramdaman ng babaeng ito na may tumusok dito, magdadasal ka ng isang sumasampalataya, Ama namin, Ama Ginoong Maria, luwalhati. Ama, tulungan niyo po ako. Sa tulong na siya, Tibertudes, itutusok mo sa lugar na meron tumusok. 1, 2, 3, bunot. Wala ka namang gagawin masama eh. Pinababalik mo lang. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Lipad mo. Lilipad po yun. Kung may spirit yun, magagalit yung spirit doon sa nag-utos. Kaya pa na ganito. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, yun ang babalik sa'yo. Kung papatayin mo to, ikaw, ha, yung gagawin mong pagpatay sa taong ito, yung pwersang pagpatay, sa'yo pupunta. Siya po ang mamamatay. Ngayon, sa kamatayan ang pinag-uusapan. Kala nila kasi, pagpatay na, yung nasa ataol. Ang kamatayan, totoo po, kapag tinalikuran ka na ng Ama, patay ka na para sa Ama. Patay ka na. Yan ang tinatawag na buhay ka pa sa lupa. Ang spirit mo, wala nang karapatan makarating sa langit, sa impyerno na punta. Yun ang kamatayan. Kasi iniisip ng tao, pagpatay na, nasa ataol. Maraming buhay pa. Patay na. Sa paningin ng Diyos. Kaya pagdating ng oras ng kanyang kagipitan, nagkasakit siya, wala na siyang karapatan tumawag. Kaya hindi lahat ng tumatawag sa Ama ay dinidinig. Yan yung mga tao na kahit, Ama, Ama, hingi ka ng hindi ka ng, wala ka ng, patay ka ng sa paningin ng Diyos. Kaya po ngayon, katulad kanina, may aswang. Marami naman po aswang na lahi eh. Ayaw nila. Kaya lang pag dumating yung oras ng pag-aswang, hindi nila mapigilan talagang ano. Pero yung pagsisising nila, may pagkakataon silang maging normal na tao. Ngayon, sa tulong naman po ng mga gamit natin protection, okay, ano naman masasabi mo ngayon? Nawala yung kaba? Oo.
tumapang ka ngayon, no? O, ngayon, ha? Sa totoo lang, isineshare ko sa buong mundo. Ito pong Miraculous Healing Pendant, Lightning Stick, at saka Siete Virtudes na Kamagong Nadignum. Ito na po ang pinakamalakas na gamit. Isa sa pinakamalakas. Hindi ko naman sinasabing ito na. Isa po ito. Kasi maraming malakas eh. Isa sa pinakamalakas na gamit. Totoong gamit po. Hindi na kinakailangan mag-aral pa ng paggagamot. Kapag meron na po kayong ganito, makakapaggamot na kayo. Meron tayong karapatan maggamot lahat. Kasi po, ang Diyos ay nasa atin. Ba? Kung ang Diyos ay nasa atin, pwede natin hilingin, Ama, gamitin niyo po ako. Kasi natatakot yung iba sa demonyo eh. Sinabi ng Ama, ako ang iyong Panginoon Diyos. Huwag kayong matatakot. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya tandaan niyo po yan, mga kapatid. Laging sinasabi ng Ama, ako ang iyong Panginoon Diyos. Huwag kayong matatakot. Hindi ko kayo pababayaan. Oh. Marami laging takot. Kasi po, hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Sige, maraming po salamat, ha?